So we have the Reverend Maria Teresa G. Magtoto, the founding president of Deep Intercession Prayer Movement. Wow. Sige. Pastoral, ano ka muna? Yes. Opening statement. Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng mga lagi yes. pong nakikinig dito, yes. mga suki natin dito po sa programang ito yes. na Good News Pilipinas. At sa umagang ito ay marami po talaga kaming mga mabuting balita na ilalatag po sa inyo. Ano po? Yes. Kanina nga po kami po ay nagtatalakay patungkol po sa independence. Kalayaan. I believe po yung pinakamagandang independence sa ating panahon is yung kalayaan sa kahirapan. Uy, ganda nun. Ang pinakamaganda. So we welcome all of you na manatili po sa pakikinig at panonood sa amin sa buong programang ito. Ito po ang inyong lingkod, si Pastora Tess Magtoto. The founding president of Deep Intercession Prayer Movement. It is a movement that is committed to unite every Filipino to mm-hmm. pray mm-hmm. For the nation daily at 6 o'clock. So we wow. are now restoring the 6 o'clock prayer habit. Terrific. Ayan po. Wow. Kasi ito po talaga yung panahon na kung saan ang bawat Pilipino ay magkaroon ng pasanin sa ating bansa. Yes. At kasama din natin pinapanalangin ang ating mahal na Pangulo. Ang ating pong government from the yes. executive, legislative, wow. no po, terrific, opo, yes. lahat pong walang sangay from the national to the grassroots level, no po, kinakailangan po talaga yung pagkakaisa ng bawat Pilipino mula sa pamahalaan. Kasi kung tayo po yung magkokontrahan, hindi po susulong ang ating pong bansa. Wala pong progress dito. Totoo yun. Dapat we must have one mind and one heart, one goal, no po. Yes. Na makikita ng ating mga kabataan. Focus. Ito yung dapat we have the right focus. Right. So you are celebrating your 70th year wow. as a nation. In fulfillment of God's promise to His people. Papakwento natin kay Pastora. Oh, Pastora. Sa Israel. Pastora Teresa has the heart for the Israel. Jewish people and Israel. And she has the Israel and Philippine connection as a twin nation. Yeah. Wow, grabe. Actually, ito yung binigay sa akin ng yes. Panginoon na vision that Israel and Philippines, okay. they are twin nations. Wow. Twin. Yeah. And binigay din ng Panginoon yung vision na yung Angeles at saka yung Baguio, they are twin city. Okay. Yeah. Twin city, sabi nga, dahil itong Angeles, Angeles City. Yes. Yeah. Sabi na, twin city that idolatry must be uprooted. Okay. No? Idolatry, okay. Yes. Kasi itong Israel, itong Angeles, siya yung nagpo-produce ng mga idols. Okay. And yung Baguio naman, siya naman yung pinaka-root ng animistic, yung mga anito. Paniwala sa mga anito. So noong 2015 pumunta kami doon to uproot yung idolatry in our nation. Okay. Wow. Pero alam niyo ang ginawa ngayon ng after 3 years wow. 2018 ang nangyari nagmanifest in the natural ngayon dineclare ng government no ng local government yes. na ang Angeles and Baguio City they are sabi nga sister city okay. at sila ngayon ay nagtutulungan ngayon in trade. Okay. Ngayon makikita natin na nagkaroon ito ng fulfillment ng manifestation in the natural. Ngayon, ito ngayong ngayon dako tayo dito yes, sa yes. Twin Nation ng yes. Israel at ng Philippines. We believe na from 2014, binigay ni Lord sa akin yung vision about this twin city yes. Na ang Israel at ang Philippines in these last days ay wow. gagamitin ng Diyos in a way na magmamanifest ngayon, magmamanifest na in the natural. That's right. Actually, nabigay ako ng sulat sa ating Pangulo at ibinigay ko yung vision about the itong gagawin ang realization nito yes. na twin nation na ito ng Israel at ng Philippines. So, ang pinakita ng Panginoon, kung titignan natin, yung Philippines is like a soldier. Yes. No? At ang Israel is like a sword. Yung map nila, you know, merong kasing connection yes. yung mga, sabi nga, yung itsura
yung feature ng map ng every city, province, and nation. Katulad yung Israel, para siyang sword, no? Oh, yes. Oh. Tapos yung ating bansa is like a soldier. Yes, that's true. Ang Pampanga is like, it is a heart-shaped province. Right. Ang Angeles is like a flame. Oh. So, alam nyo, kaya nga, we are dedicating every city and province. Yes. Kasi alam natin na bawat city and province has a divine destiny and every nation has a divine destiny. Amen. That's true. No? So, ngayon, itong Angeles is like a flame shape, no? Yes. Kasi dito ineko ang heartbeat ng Diyos sa bansa. Sa pamamagitan nitong bayan ng Pampanga. Kaya nga nung Centennial ay sinulat ko yung Ang Himala ng Diyos sa Pampanga. Alay ng Alay ng Pampanga sa Centenaryong Kalayaan ng Bansa. Terrific! Huh? So this, congratulations! You're a book author. Yeah, this was considered as the Centennial Book of Pampanga. Wow! Ngayon, ito parang memorial book. Memorial, Na isinulat dito kung paano ang Pampanga was able to arose from ashes because of the miracle of God. Wow. So ito yung fingerprint ng Panginoon. Ngayon, punta po tayo dito sa Israel at saka yung ating bansa. Mm-hmm. They are twin nation and it would manifest in the natural, yes, na kung saan ang Israel ay at ang Pilipinas ay magjo-join force together. Mm-hmm. Kapag ka sila talaga ay nagkaroon talaga ng yung pagkakaisa, makikita po natin kung paano gagamitin ng Diyos itong dalawang bansang ito. Para maipahayag ng Panginoon, the power of God, how the Lord is going to preserve this nation, to prove His awesome power to the world using these two nations. Okay. The tremendous move of God. Yeah. Alam niya, sabi ko nga lahat ng plano natin, ang Diyos ang siyang nagkasasakatuparan. So, hindi natin po pwede na alisin ang Diyos sa bansa. So, even ang ating mga ninuno, kung titingnan natin yung preamble. Yes. Hindi ba? Wait, open preamble. Tama sinabi ko. I was going over this song. Yes, yeah, go ahead. Hindi ba nakalagay dyan? I-implore ng ating mga ninuno yung sovereignty ng Diyos Almighty sa bansa. God. Hindi ba? So, even though in our time, there is a separation na makikita natin between state and religion. Pero kung titingnan natin na hindi po pwede, it must be one nation under God, not under religion. Kasi if we will have one nation under one religion, one word religion lang magnayari. Hindi ba? Hindi naman talaga magkakasundo. But sabi nga, ang ating mga ninuno, ang ancestor natin, they believe in God. So if we will have one nation under God, makikita natin yung sovereign rulership ng Diyos. And this is the reason we are dedicating every city and province to the sovereign rulership of God. Para sa ganun, maisakatuparan talaga ang plano ng Diyos sa bansa. And yung plano nga ng Panginoon is to liberate at palayain ang bansa. Tama. Dito sa tinatawag na kahirapan. Hindi po ba pumasok sa ating kaisipan na sabi nga, from the time na kinolonize tayo, mula ng Spaniards during the Spanish, almost 300 years, just like the Israelites, no po, na hindi po ba, sabi nga, ang dami-daming mga bansa na gusto silang sakupin. Yes. And during the time na dumating itong iba-ibang mga manalak, until our time. In our time. Well, the parang tayong mga Pilipino, tayo yung utusan, tayo yung underdog na tinatawag. Mm-hmm. So, hindi pa sumagi sa ating kaisipan na hindi ba tayo nagkaroon ng pangarap na ang Pilipinas naman ay ang mga Pilipino ang siyang magiging mga new, magkakaroon mga new innovative idea, mga entrepreneur, no po. Leaders. Silang magiging leaders talaga. Leadership. Leadership. Even sa sangay ng business. No? Ngayon, sabi ko nga, paano kaya mangyayari, maiaahon ang bansa. Amen. And so, itong sinasabi nga na twin nation ng Israel at ang Philippines, ang binigay na vision sa akin ng Panginoon na kung atin na i-develop ang mga bulubundukin. Yes.
through the agri-technology of Israel na may apply sa ating bansa. Kaya nga ako nakikipag-connect ako sa ating mga tribal. Kasi ang balak natin talaga, halos kasi itong mga nasa lowland, converted na sa subdivision. So, magkaroon tayo ng improvement dito. Gawin natin mga vineyard, farmland, using the agri-technology of Israel. At noong nakausap ko nun si ating ambassador, he is willing na talagang turuan yung technology ng Israel ay may apply sa bansa. Sa ating nation. Sa ating bansa. Kaya nga, nung sumulat ako sa ating Pangulo, and I was so blessed, no? Sumulat ang Malacanang, at ang sabi ng Malacanang na marahil ay talagang nakita ng ating Pangulo itong vision. Amen. Kasi, panahon na. Uh-huh. Alam niyo, sabi ko, ang daming mga, sabi nga, nagiging drug dependent, ang daming mga, because of hopelessness, di ba? Ang mga yagit sa lansangan, pakalat-kalat. Oh. Ngayon kung kukunin ito ng mga DSWD at magkakaroon tayo ng House of Refuge, itretrain sila sa agriculture. Gusto lang naman kasi ng mga tao, ng mga Pilipino, na meron silang makakain, matitirhan. Yung mga basic. Oo, yung basic needs na necessities. At saka maganda lang, Pastora. Kailangan ng Pilipino leader. Meron magdala sa atin na itong gawin natin. Kagaya kay Pastor, sa lugar nila, may nag-lead sa kanila. Right. So, God is looking for the right leader. Mm. Ang maganda dito kay Pastora, nire-remind din tayong mga leader. Yes. Because of our twin nation na pala tayo talaga ng Israel, huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Amen. Kaya ako nagbabasa ko naman sa Philippines. Mm-mm. Gusto na tayo bless ng Diyos. Eh. Mm. Yes. Kailan minsan di pa ready. Hard kasi. Andun yung greediness. Yeah. So, one of the stronghold ng bansa as we were praying is the spirit of greediness. Okay. Ngayon, itong greed na ito, spirit of greediness, the spirit of mammon, it comes from a different ways of manifestation. Una-una, kung titingnan natin, even in our government, titingnan natin si Andres Bonifacio at si Aguinaldo, hindi ba? Hanggang ngayon, magkaaway yung ang kanayan because of greed for power and position. Correct. So, ang ating unang pamahalaan, dito umikot. Sabi nga awayan patungkol sa greed for power. Okay. At hindi lamang yan, kung titingnan natin, ang ating bansa, bakit nga ba ang mga Pilipino sa sariling bansa ay parang alipin? Correct. Bakit? Because of greed for land. Ang daming mga land grabber dito. Landlords, hindi ba? Ngayon, ang nangyari, nabigyan tayo ng chance na kung saan nagkaroon ng CARP. Ito ang mga farmland na i-divide into 5 hectares per farmers. Okay. Pero ang nangyari, itong mga farmers na ito ay binenta nila itong mga lupang ito. Yung mga may-ari ngayon ng subdivision, kinonsolidate pa yan. Na ibenta sa murang halaga, no po, at ang mga farmers ngayon natin, ay siyempre, wala na silang sasakahan. Correct. Yun. So ngayon, sad to say, ngayon naman, tinitignan nila, they are eyeing for mountains. Kasi wala na nga doon sa lowland. Itong mga foreign investors dito, ang mangyayari, yung ang pinatubo, actually kaya yung pumutok kasi yung PNOC, sabi nga, siya, eyewitness siya. Sila ng tubo, kasi they were looking for oil, kasi ang mga pinatubo is, sabi nga, volcanic mountain yan volcano yan. Volcanic island na tinatawag. So, anong oil ang makukuha mo dyan? Kaya nung sila ay nagtusok sa malalim, biglang, siya eyewitness na biglang lumabas yung apoy sa mga pinatubo. Yung tatay mo, Supervisor, kasi yung, di ba, yung drilling nila, tatlo sa taas,
lima rito sa baba, sila yung nagkuha ng tubo at umikot yung makina. Ngayon, nung kasi tatlong butas yan eh, side A, tsaka B, tsaka C. Pagdating nila doon sa pinaka-sentro niya, C, doon lumitaw yung kuwan, apoy. Yung tubong butas nila, nalusaw yun. Pati yung tatlong tao roon, nalitsyon. Ako, grabe. Wow, that's an eyewitness report. Kaya sabi ko po, sabi ko, yung ating yatang PNOC, yung ating gobyerno, wala silang magandang instrumento para makita bulkan ba ito o gasolina. Akala nila yung kumukulong laba, akala nila gasolina. Yun. Kaya nga ano, tapos a year after that, yes. Pumutok na yung nagsimula na umusok noon yung mga pinatubo, which is dormant for almost 600 years. Terrific. Kaya nga ano yung bang sabi nga ito yung kakapakialam sa nature. Yung ganun. So, ang mga bulubundukin natin, minsan hindi nga alam na ito ay mga tulog na volcano. Yes. So, hindi dapat pakialaman. Pero, if we will develop this into an agricultural, sabi nga, mga farm fields na tinatawag, sabi nga, walang Pilipino ang magugutom. Correct. And ang vision na binigay sa akin ng Panginoon, if we will use the agri technology of Israel. Correct. No po, at ngayon ay talagang sabi nga itong mga lupain na ito sa bulubundukin ay ma-develop. Yes. At magkaroon ng isang pangitain ang mga henerasyon na ito, mga kabataan, na anong gagawin nila sa syudad? Kung sila ay matututo ng modern agri-technology, yes, mayroon silang kinabukasan na umaabot right future. Right future. Right. Na, sabi ko nga, and ang binigay na vision sa akin ng Panginoon is that, sabi ko, it is a sabi nga, sustainable livelihood. Okay. Na kung saan, halimbawa, yung farm, kung ilang hektarya, even one hectare of farmland, no? Pagkatapos, another 1 hectare of tropa na ipapaikot do sa farm kasi ang jet tropa is a biodiesel. Okay. At itong biodiesel na ito, kapag pinaikot mo ito do sa farm, sa field, no, kapag dumating ang malakas na bagyo o malakas na hangin, nagiging windshield siya. Ang ganda. Yeah, hindi hindi masasalanta ang ating mga pananim. Yes. And then pagkatapos, sabi ko, wag na kayong pupunta pa sa ano, sa syudad. Yes. Kung taga-bundok kayo, hindi manatili kayo sa bundok, magtayo kayo ng bahay doon sa tabi ng inyong farm. Tapos merong kayong mga hayupan, gardening, yes, no? Tapos yung mga manure ng mga hayop, yun ang inyong gagawin na mga fertilizer that is organic. Wow. Balance the pH of the land. Uh-huh. Organic farming. Ay, hindi na kayo kinakailangan bumaba para bumili ng mga ng diesel. Correct. Because yung jatropang yun, yung bunga noon, kapag inyong meron tayong milling process, actually I have feasibility project. Okay. Beautiful. Yes, you na oo. Ngayon, sabi ko nga, kapag ka ito ay inyong kahit mano-mano lang, sabi ko yung katas nun ay biodiesel. Ngayon, kung nabigyan na kayo ng modern technology ng Israel, pwedeng yun ang iyong gawing pinaka-diesel ng mga makinarya ninyo. Amen. So, sinong Pilipino ang magugutom? Wala, kasi meron na silang hayupan. Self-sustaining ang bawang pamilya. Magandang reminder yan, Pastora Teresa. You're reminding us, especially the leaders, no? Tayo kasi, mga leader din tayo. Tayo, we learn from experience. Right. But we should learn from the experience of the others. Right, that's true. Na yung ginawa nila, hindi nakatulong sa bayan. Mm-hmm. So yun, nire-remind tayo, agricultural talaga tayo. Oh, actually, that is the divine plan of God. Amen. Kaya after the Second World War, ang Manila, ang lahat ng syudad devastated. That's true. Pero preserved ng Diyos ang bulubundukin. Amen. At alam ninyo, another good news. Siyempre, yes, good news Philippines. Alam ninyo, nung pumutok ang bomba sa Hiroshima, ang nangyari, itong mga Hapon, ang naging pinaka-ano nila, ito yung naging pinaka-kampo nila eh. Mm-hmm. Di ba? Itong Pilipinas. Ngayon, ang nangyari,
lahat ng mga kayamanan na nakuha nila sa ibang bansa. Actually, nandito na sa Pilipinas. Amen. It's already available here. Oo, kaya hindi na nila na-i-transfer eh. Kasi nga, pumutok na yung bomba sa Hiroshima, which ended the Second World War. Kaya nga, mayaman ng bansa, not only in natural resources, kung hindi, sabi nga, nangyari after the Second World War, yung plano ng Diyos, ang blueprint ng Diyos sa bansa, 24. Isaiah 61. Yes, yes. And now, itong Isaiah 61, ito po ang talagang plano ng Diyos sa bansa. Pero ang gusto ng Panginoon, sabi nga, that is the reason our government is Commonwealth Republic. Correct. Commonly distributed, equally distributed, Commonwealth. Correct. Magkaroon ng yaman talaga. Beautifully ang bawat Pilipino. Equally divided. But because of the spirit of greediness. This is the reason, the deep intercession prayer movement, isa yan sa ating talagang pinapag-pray na magkaroon ng renewing of the mind itong mga tao na alam nyo, ang isang tao, sabi ko nga, pag namatay ka, gano'n ba kakonte ang ilalagak sa iyong katawan? Para mag-asam ka ng napakaraming lupain. Sabi ko nga, tingnan mo yung mga walang naiwan, yung mga ordinaryo na mga tao na ang naipamana sa kanilang mga anak ay takot sa Diyos. At pagkatapos ay yung malinis na puso. At sabi nga yung walang pagnanasa o walang greediness no sa pag namatay yung tatay nila yun ang legacy na naiiwan sa kanyang mga anak. Tama ka. Alam niyo hindi nagkakagulo yung mga anak eh. Correct. Pero yung mga land grabber na nagkamkam ng mga lupain nagkakagulo yan. Pagka namatay nagkakagulo yung mga anak. Correct. That is one of the curse. Hindi ba? And so this is the time for us na maunawaan natin ang Pilipinas ay this is our heritage. Amen. From the Lord. Amen. At entitled ang bawat Pilipino dito. Alisin natin yung greediness. And there are times, sabi nga, yung nandoon yung greediness in the form of holiness. Ang daming mga dayuhan na ginagamit, kunwari, na magtatayo sila ng mga churches simbahan, dito, tapos kukuha ng sponsor, and their main goal is para magkaroon ng agenda nila, para magkaroon ng lupa dito sa bansa. Imagine that. In fact, I was looking at the manifesto of sister, no? I was touched by this one. As Israel was called the promised land, so is the Philippines. Lupang hinirang. Means land of promise. Wow, huh? Both, kita mo ito, are people upholding the Bible. Mm-hmm. Okay? Israel in the Middle East, the Philippines in the Far East. Mm-hmm. And the Word of God says there in Zechariah 2:8. Nandito niyo sa salita ng Diyos, no? So, ganda nitong ano niyo, sister, ha? You are a mission visionary oriented. Kaya nga, itong deep intercession prayer movement, it's a reminder to us, no? Even ang Israel, maliit lang siya. Pilipinas, maliit lang din. Pero makikita nyo yung power. There's power. It's God's power. Israel and the Philippines, they are unwalled city, unwalled nation. Kita mo yan. Diba? But this is our prayer, why we are dedicating every city and province and the whole nation to God, that it is the Shekinah glory of God, it is the blood of Jesus to cover this nation, to protect this nation. Amen. Lalo na ngayon, sabi nga, kung titignan natin ang ibang bansa, nagkakaroon ng shakening, ang lalakas ng mga lindol, but you see, ito nga po, noong 2010, the Lord has given me the vision on August of 2010 na magkaroon ng malalakas na lindol by 2012. Wow. Kaya nga, ang ginawa natin, ine-echo natin yung National Prayer of Repentance kasi this is the key. And why in Pampanga? Kaya nga ginagawa natin yearly ito. Yearly, June 15, annually.
calling the nation for the national prayer of repentance. Okay. You know why? Kasi nung binuga ng Mount Pinatubo itong ashes, which is the symbol of repentance. Yes. No? Ito yung heartbeat ng Diyos, tinatawag na ang bansa na magbalik-loob sa kanya. Amen. At nung ginawa na natin ito pong 2 Chronicles 7:14, ang sabi ng Panginoon, I want my body to be united. At ang nangyari po ay hinold natin yung God Save Pampanga United Prayer Rally. Yung unang city na mawawala, magiging catch basin ng lahar, ay ang Angeles City. Okay. At ang nangyari po, nung dinedicate natin itong Angeles City sa Abacan Bridge mismo, ang nangyari, may malaking bato na humarang. Hindi po ba nakita niyo yon? Okay. Yung malaking bato, Heaven's Gate ang tinawag namin. At yung malaking bato yon, humarang yon dun sa lagusan ng lahar, from Samales, from Mount Pinatubo, yes, going to Angeles, kaya na-spare ang Angeles. Terrific. So, folks, we're about to end again. Good News Filipinas always ends with good news. Uh-huh. Okay? Well, Jojo, you've said your word, no? Sister Teresa, what can you say is parting word? Okay, ang parting word po natin ay meron po tayong grand celebration, the 70th yes, birth of Israel celebration. Celebration. This coming June 15, okay, so tinatawagan po namin ang lahat ng Pilipino na may kasanin sa bansa para makita po natin ang blueprint ng Diyos sa ating bansa. Magkaroon tayo ng common goal, common vision po na atin pong tinatahak. Ay dumalo po kayo sa June 15. Ito po ay pangungunahan ng prayer caravan. Gagawin po ito sa Marquee Mall. Ang assembly point po ay 3 o'clock. Alas 3 ng hapon, yes, sa Marquee Mall po, tabi po ng munisipyo. At lahat po ng mga vehicles na mag-join sa prayer caravan ay bibigyan po namin ng Book of Memorial of God's mighty move to His twin nation. Ayan. Free yan, ano? Free po yun. Bawat ano po. At bibigyan din po natin ng anointing oil at saka yung pong sabi ng covenant of salt and biblical prayer booklet. Ay, beautiful. Yeah.